Suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtatakwil at sa kasalanang nagawa. Mawawalan ng kabubuhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan nung una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Piliin namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y tinggin pagkat ako'y tumatagpoy. Tinggin mo ang pagtawag ko at paghingi ng iyong tulong. Piliin namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo mga munga kami upang sa iyo ay matakot. Piliin namin iyong limutin ang kasalanan namin. Sabi ka pong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay sa pagsapit ng umaga. Iliyahin yung lumuti na nanakasalanan namin. Magtiwala ka, Israel. Magtiwala ka sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang naghahandog. Nahahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yung kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanyang kasalanan. Piliin namin yung limuti sa tanang kasalanan namin. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinigin nyo anong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid na ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasapoy ng impyerno. Kaya't kung maghahandog ka sa Diyos at maalala mo nang may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipagayos ka sa kanya habang may panahon bago pa niya iharap sa hukuman. At kung hindi ibibigay ka niya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo, sinasabi ko sa hindi ka makalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-huli ang kusin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Bahagi po ngayon na binibigyan ng diin. Alam natin na tungkol sa usapin ng pagbabalik ng kaparusahan ng kamatayan.
Ito'y isang malaking hamon ngayon na sa harapan natin bilang mga mananampalataya. Sabagat kumisan, hindi lamang misan. Madalas ay hindi maliwanag sa mga mananampalatayang Katoliko yung turo ng simbahan tungkol sa bagay na ito na maliwanag na binigyang pansin natin ngayon sa Ebanghelyo. Kaya isang maliwanag na tanda na ibinibigay sa ngayon tulad na po rito sa usapin na ipinahayag nito sa atin sa Ebanghelyo ay yung huwag kang kapatay. Huwag kang kapatay. So, ubusin ko ay hindi lamang huwag kang kapatay. Kundi ang sabi ko ni Jesus ay kapag ang ginawa mo, huwag kang kapatay. Ang pagsunod mo lamang ay pagsunod ng katulad ng mga Pariseo. Pero ngayon, nasa usapin ko lang tayo ng pagpapakapal. Pero yung kanyain ng pagmikapal, mas malalim pa doon. Mas malalim pa doon. Pero dahil po, ito yung topic na nasa harapan natin ngayon, na kinakailangan na mabigyan din. Sapagkat mukhang hindi malalim ang pagkatanim sa puso ng bawat mananampalatayang Kristiyano tungkol sa usapin na ito. At ito ay pinakita sa pamamagitan po ng mga kongresista na bumoto na pagbabalik ng pagpapasaw ng kamatayan sa Kongreso ay hindi po lamang po ang bumoto ng hindi favor sa pagbabalik ng kapalusahan ng kamatayan. Hindi ko alam kung may ikit pang tuwagulit, 100 plus yes. Pinakalam ko lang, may ito na palagay sa isip ko, 50 po. Kasi ito ang hindi sumang-ayon. So, pero nakita po natin na higit. Tatlong beses na ang bumoto ng pabor sa pagbabalik ng kapalusahan ng kamatayan. So yung Ebanghelyo natin, kung tutuusin, masigil pa roon. No? Huwag kang mapupuot. Kailan po ay gawa na ito yung ano natin, dito muna tayo sa usapin ng huwag kang papatay. No? Ay maging bahagi yun ng pagkilos. Sa pag sinabi natin huwag kang papatay, huwag kang papatay. No? Yun ang utos na nawa ay makita natin. At yan po, kapag sinabi natin, sabi nga natin, kapag ang usapin ay tungkol sa pananampalataya at moralidad, walang bargaining. Yun ay hindi pwedeng i-bargain kapag ang pinag-usapan ay tungkol sa moralidad at tungkol sa pananampalataya. May mga usapin na tungkol sa moralidad at mayroong usapin tungkol sa pananampalataya. Hindi dapat ito pwedeng i-bargain. Kung ang pinag-usapan lamang ay disiplina, pwede yun. Pero kapag umusapin ay pananampalataya at moralidad, hindi pwede. At maliwanag, ang huwag pagpatay ay bahagi ng moralidad. Nasa 10 utos ng Diyos yun eh. Huwag kang papatay. Nasa Ebanghelyo kaya ng palito, hindi lang huwag kang papatay. Kasi kapag sinabi mong huwag ka lang papatay, yan lamang ay ang pamamaraan ng mga Pariseo. Yan ay pananampalataya lamang ng mga Pariseo. Pero
doon na humuna tayo sapagkat doon pa lamang sa unang steps ay nahirapan na tayo. Ay di lalo natin mahirapan yung huwag kang mapuot. Kasi yung mismong pagwatay, yung tinatanggap natin. At nakalukot na sabi ko nga, walang isa man sa limang representative ng Laguna ang nagpumoto na against death penalty. Silang limang lahat ay yes to death penalty. Lima silang lahat. So, kasi meron na tayong Seoul District. The Seoul District of Binyang. So, kaya lima ng kongresista sa Laguna. So, bahagi na kung saan ay makita natin, huwag kang papatay. No? Ngayon, sabi nga ay bahagi ng pagkilos. Kasi, pagkakataon na sinabi, ay, Father, ay, masama yan. Kapag hindi mo sila pinatay, papatayin ka. Pwede mo naman silang ikulong. Bakit kinakailangan patayin? Walang problema na sila ay para hindi na sila baka paminsala pa. Ay di ikulong sila. Huwag patayin. Ang sabi kalimitan ay para maging deterrent. Para marami ang matakot. Hindi po yan binabasihan na pamantayan ngayon ng tao na kapag binigyan po ng kaparusahan ng kamatayan, sila ay matatakot. Hindi po. Yan po ay paliwanag na binigyan pansin ng mga data na hindi nagiging daan para tumigil ng gumawa ng kasamaan. Ang mga tao gumagawa ng kasamaan sapagkat mayroong death penalty. Yan po ay maliwanag sa data na binigyan ng pansin. Bakit? Ay, ngayon, nakita po natin, mayroon na ng AJK. Ano? E, ba't hindi naubos ang ano? Hindi naubos ang mga tawagin natin ay hindi sumitigil ang mga gumagawa ng mga nagbebenta ng mga droga. Ano? May AJK na yan, hindi sila tumitigil. So, ibig sabihin, hindi deterrent. At yun din ang nais na ipahayag ng pong may kapal. Hindi po ang usapin dito ay usapin na kapag ikaw ay matakot, hindi ka nagagawa ng masama. Hindi po yan yung pinakabasihan sapagkat sabi mo ba, sa pag-aaral, scientific study, hindi na naging dahilan para ang tao ay tumigil sa kanyang ginagawang kasamaan. So, hindi po pwedeng maging dahilan na kaya ipapataw mo ang kamatayan ay gawa para matigil mo ang ginagawang kasamaan. No? Hindi yun ang dahilan. Pero ano yung pinagbabasihan natin? Liwanag yung sinabi ni Jesus. Huwag kang papatay. Maliban na lamang, ano, sabi nga natin, mayroong extreme na pagkakataon na utusin po ay maaring masabing mo na nakamatay ka. Pero pwede kang maabswelto. Saan yun? Self-defense. Pero hindi lang ay sa kayo nakapatay. Ang nakapagpatay ay tawagin natin ay outcome lamang ng alin. Pagdepensa mo sa buhay. So, yun yung pinaka-extreme na makita po natin. Na makita natin na hindi yung sabi na masabi natin na malayo pa. No? Tawagin natin, when there is already a very imminent danger. Imminent danger. Hindi yung sinabi sa iyo na mapatayin kita, papatayin pala ako nito eh. Unahan ko na. Hindi. No? Pag sinabi ng halimbawa na sinabi ng isa na mayroon na siyang dalang baril o mayroon na siyang dalang itak, yun pala magdidepensa. Pero ano may depensa? Kung madidepensahan mo sarili mo. No?
So, nagkataon lamang, halimbawa, nasa pagdidepensa mo, napatay mo siya. No? Pero hindi yung, hindi pa siya bubunod ng pareho, binaril mo na kaagad. No? Hindi sa depensyon. Yun ay, kung tawagin natin ay ginagamit mo lamang yung self-defense na dahilan. Pero maliwanag po yun. Maliwanag yung sinabi ni Jesus, ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. E Padre, hindi naman tayong pumatay eh. Ang estado ang pumatay, dyan tayo nagkakamali. Sino bang estado? Tayo ang estado. So kapag yun ay naging batas, kung tawagin natin, yung conspiracy theory. Yung conspiracy theory, kapag nag-usap-usap kayo na ito yung gagawin ninyo, ibig sabihin, kapag nag-conspire kayo, nagumawa ng isang krimen, at ginawa ninyo iyan, natupad yan, kahit na hindi ikaw ang pumatay, yung isa lang sa inyong pumatay, pero nag-usap-usap kayo, ang lahat ay pwedeng parusahan ng kaparusahan na dapat doon ibigay sa pumatay. Ganun din po. Sabi nga ay tayo ay hahawak ng dugo ng sino mang tao na ilalagay sa silya elektrika, sa firing squad o sa lethal injection o sa pagbibigting ng estado, ano man yung kanilang gagawin ng pamamaraan ng pagpatay. Tayo. Tayo lahat. Kasi bakit? Tayo na gumawa ng batas. Siguro sabi niya, Father, hindi naman kami yung kongresista. Hindi. Hindi natin sinabi dun sa kongresista. Hindi natin. Hinayaan natin. Hinayaan natin yung kongresista na mag-answer na ibalik ang kaparusahang death penalty. Hindi tayo pumayag eh. Hindi tayo pumalag. So, ibig sabihin, sumasangayon tayo. At yun po yung malaking hamon na wag po natin kalimutan, no? Na pananagutan natin. Kaya ipinapahayag ng simbahan. Ito po yung dahilan kung bakit nais ng simbahan. Kasi bahagi ng tinuturo ng simbahan na huwag kang papatay, na hindi mabalik kahit na, kasi bakit, walang karapatan ng sino man na kumitil ng buhay, kahit na ang estado, kahit na estado, ikulong mo yan. Pero hindi sa pamagitan ng pagpatay. Maliwanag na pinayag sa banal na Ipanghelyo, na alin, huwag kang papatay. Huwag kang papatay. At sasabi nga ni Jesus, hindi lang basta huwag kang mamatay. Huwag kang mapupuhot. Huwag kang mapupuhot. Kung kagutusin mo, mas malalim ngayon ito. No? Huwag kang mapupuhot. Ngayon mga panahon nito, sinasabi natin, Father, minumura na tayo. No? Umurahin ko rin. Kumbisa niyo, tendency natin. Ano? Kasi minumura tayo, gusto rin natin murahin. Ano sabi ni Jesus? Huwag kang mapupuhot. Sabi ko nga kahapon, yung sa ibang edo mong kahapon, sa ating mga pagdiriwang ng misa kahapon, ay walang ibinigay na masama ang Diyos. Kaya huwag kang mag-iisip ng masama at huwag kang magdaramdam ng sama ng loob. Bakit hindi bigayan ng Diyos? Sa iba galing yan. Hindi galing yan sa Diyos. Kaya dapat wala tayong sama ng loob. No? Sapagkat ang bigay ng Diyos ay mabuti. No? Lahat ng binigay ng Diyos ay mabuti. Kasi po yung Ebanghelyo kahapon ay kung ang mga masasama nga ay nagbibigay ng mabuti sa kanilang mga anak, ako pa kaya ay nagsabi ng Diyos, no? Na mabuti, hindi ba ako ang ibibigay ko ay ang kabutihan. So ito yung pamantayan na kung saan makita ko natin na kahit na siguro sa mga tao na dito rin bumabagtas, kalimitan ko kasi sinasabi ng iba,
Ay, Father, hindi kasi kayo nakakaranas ng krimen. Hindi ho. Hindi ho kasi yung ating pananampalataya ay yung pananampalataya natin na alin. Selective. Hindi. Kapag sinabi natin na ito yung pinaniwalaan natin, biktima ka man ng krimen o hindi, ito yung pinaniwalaan natin. Huwag kang papatay. Bakit? Kasi, wala kang pinagkaiba sa kanila. Padre, mamamatay tao yan eh. Pag pinatay mo yan, sino ka? Mamamatay tao ka rin. Kaya, wala kang pinagkaiba sa kanila. Kaya nga po yung hamon na binibigay ni Jesus, may malalim, no? Napakalalim. Napakalalim. Kasi, doon pala may sinabi niya na, ngayon pa may sinasabi ko sa inyo na ang sino mang mapuot sa kanyang kapwa ay mananagot sa Sanhedrin. Ay di lalo na yung pagpatay. Lalo na yung pagpatay. Kaya siguro po ay maging bahagi ng pagkilos na nakita ko na, sabi ko nga, bakit baga very enticing para sa mga mananampalataya. Pag-usapan na natin yung mga Katoliko. No? Kasi maraming laki pa rin bahagi sa atin ang mga Katoliko na naniniwala sa death penalty. Siguro po isa pagka mababaw yung pagkaunawa natin ng kasama. No? Mababaw yung pagkaunawa natin ng kasama. Tuntusin po, ano yung kasama? Anong sabi ng orin ko sa Ipanghelyo? Kahit naman yung sa Ipanghelyo, kaya sinasabi ng Yesus, nanawag tayo mag-alab. Bakit? Kasi, umaari nga makipag-ayos ka kaagad. Kasi, darating yung panahon na alin na iaarap ka sa huwes at ang huwes ang magpapataw sa iyo ng kapurusahan hanggang sa mabayaran mo ang kahuli-huli ang pusin. Siguro sabi natin, Father, hindi naman nangyayari yan dito eh. Kung nga, maaari kang siguro makalusot ka rito sa daigdig na ito. Kaya nga, alam nyo, isa kong pamantayan at yalit, yung purgatorio. Yung purgatorio. Siguro sabi nga ng iba, bakit ba tayo may purgatorio? Mayroon pala, kasi yan, to render the requirements of justice. Hindi ka makakawala. Kaya kung tutusin, sabi nga ay, kalimit lang kasi, Father, kailangan ko ng parusahay ng kamatayan para mabalik niya yung kanyang ginawang kalokohan sa akin at sa kanyang pamilya. Kung naiintindihan natin yung kasarungan ng Diyos at yung purgatorio, gawing isipin naman niya o hindi, justice will be extracted to that person. Whether he likes it or not, pagbabayaran niya yun. At yung misa po, kung may makita po natin, hindi lang yung mismong tao yun ang nagbabayad eh. Yung pamilya niya, yung angkan niya, at sa kabilang buhay. Kung misa hindi lang natin nakikita yun eh. Sabi ng iba eh, Father, bakit pati pamilya nasasakop? Sabi ko nga yun. Kapag yung isang tao ay gumawa ng masama, ano, magtataguyan, iniiwanan yung pamilya niya, his family will suffer. May kasalanan ba yung pamilya niya? Wala. Siguro ang masabi niya, magtatanong sa Diyos, bakit mo kami pinahirapan, Lord? Wala namang kasalanan. Oo nga, ikaw walang kasalanan. Iyong tatay mo. No? So, bahagi po na kung saan huwag namin kalimutan. Yan ay bahagi na kung saan yung pinamamanig ng original sin. Na mayroong kabayaran sa lahat ng ginawang masama. So kung yun ay pinaniniwalaan natin, hindi mo ikasasama ng loob na gusto mo mismong makita na ikaw ang maglapat ng katarungan. Kasi alam mo, ang Diyos ang maglalapat noon.
makita mo man o hindi, sa taong ito na nabigyan siya ng katarungan, dito man sa daigdig na ito o sa kabila, well, hindi ho natin sinasabi na hindi siya magdaranas ng katarungan. Magdaranas at magdaranas siya ng katarungan. Maliwanag ko yun, eh, pagbabayaran niya hanggang sa huli-huli ang pusing. Pero sabi nga natin, hindi sa pamamagitan ng kamatayan. Hindi yun ang sapat na dahilan para ibigay. Kasi bakit? Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukom. Yan ang sinabi ni Jesus. Either individually or either collectively, yung pong kaparusahan ng kamatayan is a collective sin. So kapag naging batas yan, at sana po ipanalangin natin na huwag maging batas, mayroon pang isang pag-asa, ang Senado. Mayroon pang pag-asa, ang Senado. So, ipanalangin natin na huwag maging batas yan, sapagkat sa oras na maging batas yan, ang sino mang bibitayin ng Estado, ay pananagutan natin sa harapan ng Diyos. Kasi yan ang batas na itinalaga natin sa ating bansa. Kaya bahagi yun na kung saan ay ito yung ipanalangin natin. Kasi ito yung pinaniwalaan natin. At sana rin po, maging bahagi. Kaya sabi ko, siguro po bilang bahagi ng pagdilay natin, siguro ang kinakailangan natin ng pagtugunan ng pansinayalin, ituro natin. Ituro ay isang nakita natin pagkukulang ngayon, yung turo ng katarungan. Ang turo ng katarungan. Huwag kang gumawa ng masama. Sabi ko, para hindi ka magawa ng masama. Huwag kang gumawa ng masama kahit na ginagawa ka ng masama. Bakit? Hindi ka kasi masama eh. Mabuti ka. Mabuti ka. Kaya ang isang tao mabuti, mabuti ang ginagawa. Kahit masama ang ginagawa sa kanya. Yun yung bahagi ng at yun yung nais na ipahiwatig ng kumay kapag. Narin, na kahit nang mapuot sa kanyang kapwa ay mananagot sa hukuman. Bakit? Hindi mabuting gawain yung mapuot sa kapwa. How much more yung pagpatay. Pero ito yung italangin natin sa harapan ng puong nagkapala. Malalim yung pagtingin na ipinapamanik sa akin kung pekabag. Pero sabi nga natin, ito. Ito yung hamon ay binibigay ng Diyos sa atin. Siguro sabihin natin ay Father, mahirap na yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Napakahirap po. That's why nais ang patuloy na palakasin tayo. At yung patuloy nating hamon ay saan? Kasi hindi natin magagawa. Kasi sabi nga natin tao lang tayo Hindi talaga natin magagawa yan kapag hindi nyo kasama ang Diyos. Kaya yung taong masabi niya na ako'y anak ng Diyos, ako'y anak ni Yahweh sa Dai, magagawa mo yan na alin, hindi ka pumapatay, hindi ka napupuot sa kapwa. At magagawa mo lang alin, sa tulong at awa ng Diyos. At saan tayo buwan ng lakas? Muli, sa hamon ay pinahayag po ng 100 pagdiriwang ng mahal na birhen ng Fatima ay daily reception, daily celebration of the Holy Eucharist, araw-araw ng pagdiriwang ng misa at araw-araw ng pagtanggap ng kanyang katawan at loob. Ay isang paraan para tayo makalakas sa pagkilos na ito na maunawaan natin sa gawain ito. At ito yung sinasabi ng pamahala, talaga nga palang ito yung mga anak ng Diyos. Kasi yung pagkilos sila yung kakaiba sa pagkaunawa ng tao.
Ama namin lumika, tanggapin mo ang mga alay na iniloob mong magdulot ng iyong pagpagtipan upang ito ay aming mapakinabangan bilang tagapagbigay ng iyong paglingap at pagmamahal. Sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, sa pagbabakasakali mong kayo mabuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ibinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na mga pinduka ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming may isaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kami makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel sisiawin ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Ngayon din naman ang matapos ang hapunan, inawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Thank you.
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na pinakanggali namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalawang kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapat na tumayo sa sarap mo para maglingkod sa iyo. Eh, sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingabin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, ni Benaventura at ang Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pag-itapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na ulang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ni San Martin at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa karanaman mo sa pamamagitan ng Anak